Salute every saint in Christ Jesus, the brethren who share with me greatly. All the saints salute you, chiefly they are our sons of responsible. Listen by. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Yes. Salamat sa salita ng Diyos. Pagkali natin, pray na maladyo namin yung umaga ay dahil namin sa bawat isa Panginoon, bata, matanda, maligyan sa Lord, maging cover namin, magiging secure Panginoon, so makita namin sa ibang tao na ang bilahin, para namin magiging secure, assured sa inyo, hindi ako ng mga kalapaan. Ito may tulong yung dalil sa aming umaga, para kami ko'y makalintot ng maayos sa inyo. Lagi, Jesus, can you pray? Amen. Okay, may itong maayos sa lahat. Okay, pag may S, alas wala ba? Hello, kaya ba? So, hindi ko nakita ko sa iyo, pero sa strict observation of always is lagi-lagi. Ang always, simula kayo hanggang matapos. Kasi always, all the way. Sa King James, na may distinction lang yun. Anyway, magandang umaga sa lahat. Title po nito is Careful for Nothing. Define mo natin yung sabi ng careful po sa Bible, no? So, English po kasi King James is, ngayon pong yung sabi ng careful is, maingat, di ba? So, positive po yan sa tanong natin ngayon. Pero original usage niya dito po sa Bible, at kahit tingnan mo sa dictionary, yung sabi ng original niya is parang, sabi nga nila, anxious or parang nag-iingat, na parang takot, parang insecure, parang gano'n. Ay, baka wala tayong kahit bukas. Baka hindi makapag-abi ng mga bata, ay baka wala tayo ng ganyan, ganyan. Lahat na lang, hindi ka na makamove. Tapos pag siyempre may nag-threaten sa'yo, galit ka kasi takot ka eh. Hindi na po yung mga isa, yun ha, alala ko kasi Kuya Bob, okay, parang gano'ng kasi threaten sa atin, takot siya, walang tao, gano'n, nag-yabang. Ganyan po yan, actually dyan tayo ikot, pero tayo ikot doon, example lang siya ng masamang example. Okay? Pero, makihari rin po sa inyo, mga bata, especially, kanya, mga may crush-crush na kayo, eh, pareho kayo ng crush, paano yun? Di magka-away na kayo, dati kayo magkaibigan. Hindi naman dapat. Ano pa? Ganun din sa church. Yung isa, ay, iingit ka lang sa isa, kasi yung isa ay sinabihan ng maganda ng pastor. Ikaw, hindi. Ganun. Makihari po yan. Kaya inaaralin natin ngayong umaga, amen, na hindi kayo mag-fall dito, no? So, parang kasalanan to na insecurity. So, again, ang title natin, careful for nothing. Sa Tagalog, hindi ka masyado nag-aalala. Care kasi is, di ba, parang alaga. Pag careful, ito yung lahat, sobrang alaga naman, sobrang, mga ganito, mga ganyan. Hindi tayo dapat ganyan. Okay, ang subtitle nito, insecurity is a useless burden. So, define natin again yung, kung saan tayo sa careful, no? Insecurity, ano sabi ng insecure ng tao? Insecure, ha? Nagkatigyawan. Ano na? Tigyawan, tigyawan ka lang, tigyawan mo nga si, diba? Iba naman, ano, ay, wala akong bagong, ano, sa church pa na, lagi yung example. Dati hindi ko maintindihan niya kasi hindi kami kailangan ganun. Eh, nangyayari pala talaga yun. Yung dalawang na may nakilala ko doon, eh, no? Kailangan ko sa trabalo ngayon. Kailangan ba? Huwag mo yung maayos sa spirit ko, yun ang suot mo. Natutuwa si pastor na yun. Amen? Mayas kayo, mayas kayo. Ang magandang damit. Basta maayos yung mukha mo, okay na. Hindi ko nga rin. Kasi wala. Katawa lang yung pastor. Sige, ibang babae daw. Wala akong palda eh. Pantalon, hindi eh. Hindi naman yung something na bawal na ang policy niyo magkukulangan. Ganun. Right? So, insecurity. Ano ba yung mga insecure? Alam niyo yan eh. Ano, parang sa akong insecurity sa tao? Yan ang insecure ba sa'yo? Alam mo ba yung ano yun? Okay. Sige. Kunwari,
Dati si dati pinakamaganda si Desha, tapos dumating si Jaja. Ayun, naisip ko na kay Jaja. At hindi mo yun, magagalit ka sa kanya, ayaw mo siya dito kasi insecure. Sabi yun, dahil sa isang tao, dahil sa isang bagay, hindi ka na katulad nung dati, may kinakatakutan ka na, hindi mo nung dahil katakutan, wala kang kapayapaan. Kaya magkakasama po yan eh. Okay, so ganun yan. Ngayon, meron mga insecurity sa Balkano pa, sa Russia, sa Ukraine. Nakakasama na yung mga yan eh. Sabi nga rin, pastor, hindi na lang mag-gere, tagal na lang. Parang palabas yun eh. Kesyo, eh, inaaral ko din, baka alam ko na, makatotoo. Kesyo, kaya nagpadala ng pwersa yung US doon. Dahil, kasama ko rin lang kasi si Ukraine, yung ganyan. Nag-UN na ba, nag-NATO na ba yung UN? Ay, nag-net, sumama na, o, tapos lang, di pa. Hindi na bago kasi, bago lang sila dyan. So, ang kwento niya, mabilis lang ha. Para ano tayo, para events. Kasi mga tayo, lalakas na bansa na yan, mga bansa-bansa. Security ang tawag dyan. So, hindi may gusto may pumasok na, magkatakaw. Ano ginagawa ang China sa atin? Diba? Dati nating property, dati nating territory, binagaw. Ganun ka rin, kahit pa magkakapit bahay. Diba? Kaya sa parking, ganyan pa lang. Lagi yan ang problema, parking. Ano ba? So, hindi mo gusto na may mag-enroll sa property mo. Tapos alam nila, kaso yung ibang ha, tulad yung mga borders na ano, eh nakiki yung ibang tao sa sarili mo, gusto na ka siya. So, siyempre, ayun naman nila mahati. Bansa nila. Gera yun. Nagpadala ng napakaraming gera doon. So, merong insecurity na tinatawag. Hindi sila secure yung mga tao doon. Hindi mo alam eh. Yung time, pasabugan kayo. Nabanggit last time, maraming ano, Israel. Takot na takot din yun. Maraming kasi sila alaban. So, wala mapayapaan, insecure. So, ganyan kayo minsan ha, mga bata. Kaya, minsan naasam kami, wanting bagay. Ba't kayo nag-away? Eh, kasi sinabi niya, laki daw ng mukha ko eh. Ang bagay na yun sa inyo, pero sa akin, wala. Diba? So, okay, maging insecure pa tayo, maging hindi insecure, kabalita lang insecure, may kapayapaan, at nagamit ang Diyos, yun ang pag-alam niya yung bagay. At pagkitin ko na rin, sino yan ba? Okay, so yun nga napansin natin, ito yung kwento kanina, no? So, nagpunta kami doon, isolvating kami dahil din ang kami ibat doon, bumabantays ng sarap sa ilog, inadaan kami sa lugar nila, inaang nila. Nag-Jesus of Shepherd something. Hindi na maligtas yung mga tao doon. Nag-share kami doon. Bandang huli, nakita ko, sino ba itong mga tao? Insecure po tawag doon. Ako, pag may nag-Baptist dyan, may Baptist dyan, okay sa amin yun. Kaya gusto ko rin kayo pastor dito, eh, kasi nangyayari talaga sa mga churches. Kaya sabi lang natin sa pastor dito ng mga bata pa. Okay? Lang pa kailang mo yung baptism kahit magkakaling mo lang kayo sa US, napakalang yung baptism eh. Hindi mas maganda yun, kundi kung ma-reach yung iba, at least ikaw ma-reach mo. Pag tunay ka ang lingkod ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, wala kang insecurity dapat. Okay? Basahin naman natin yung mga ano. Sabi lang, anong kanilin yung meaning ng security? Assured. Pwede yung ganun, hindi ka, may kapayapaan ka. Kaya sabi mo dito, no, bakit ka maging insecure kung naglilingkod ka sa Diyos? Sabi sa 1 Peter 5:7, very famous, basahin ko na lang. Ah, basahin nyo pala, sorry. Ready, go. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Sabi sa 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful who shall establish you and keep you from evil. Ang Panginoon na mag-establish sa iyo, hindi ka insecure, di ba? Amen. Tulad niya, minsan sa mga churches, ganun din. Papaligsahan kahit sa church. Kaya sa mga, ba't kaya itong galito dito, itong galito dito, alam ko na, pareho pa sila, meron pala sila ina-attain na gusto ng marating. Ganun din yan sa mga position, sa company, sa school. Yung top 1 ba, tsaka yung top 2 nag-aaway. Okay pa dyan. Sa amin, ganun din. Buti ako, walang pangalan kasi wala ako dun eh. Kung gusto kayo mag-away, hindi pag-alingan na lang kayo. Kung sino kayo, ayun! Wala nyo ba yung diferensya ng top 1 sa top 2? Kung ano kayong magaling, magaling.
Ang problema, hindi nyo nga nabahala siya, hindi kayo hindi sa mga ayos. So, sabi sa Matthew 6.25, kayo naman. Kayo, tawag sa Matthew 6, the worry chapter. Ay, basa, ready, go. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than drink? Okay, so hindi nyo kailangan mag-alala masyado, Panginoon, bibigay yung kailangan nyo lang. Amen? Hindi mo kaya mag-away para lang mas magkaroon ka na mas marami. Ang Diyos naman ang bahala sa'yo. Especially mga basic needs na yan. Pastor, nakilala ako, gano'ng kahirap. Iba sa patang blessing ng Diyos, ng resources. Sabi sa Luke 21:34, sorry, if you don't have 10:41, sabi sa Tanji, Jesus answered to her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. So, yung pinapointo na yan. Si Mary, nakikilig lang, yan, nasa church, for example. Nasa si Mary and Martha, magkapatid dyan. Si Martha, masipag na. Kaso, oras ng pag-aaral, ng Bible study. Masabi ni Martha, Lord, si Mary, oh, hindi tumutulong. Sabi ng Panginoon, eh, Bible study time eh. Siya ito ka nag-aalala. Pray on, ganun. Ganun kayo, ha? Ganun din kayo. Pag dumating yung panahon na, ay ako, ako, wala, siguro, hindi tumigil talaga sa'yo ang Panginoon. Hindi pa liha tayo kung saan ito dapat, ganun sa'yo, wala ka pang kilala na sa Facebook lang. Madalas magpakita, misa, hindi nang wala. Hindi nang makita kasi hinihingi po yan sa Diyos. Okay? Yung pangasawa. Okay naman, pakipasa, ready, go. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with suffering and comfortless and cares of this life, and so that they come upon your own ways. Okay, sure fitting. So, ganun din, ako, sabi dito, huwag kayo masyadong nag-aalala kung ano-anong bagay. Okay, so that when you are unaware. So, hindi kayo, especially nga kung aral kayo, alam nyo yung nilipot kayo sa Diyos, umaasa kayo ng pangalit ko sa mag-upay sa inyo. Hindi kayo po, parang malayo pa mawawala at naalala. Okay? Sa... Tayo sa may din. Luke 12. Basahin ko sa inyo 11 to 12, okay, magbasa ng 25, ha? Verse 11 to 12, when they bring you unto the synagogues and to magistrates and powers, take ye no thought how or what thing ye shall answer or what ye shall say, for the Holy Ghost shall teach you in the same are what ye ought to say. So tayo, isa mga kaya to din sa soul meaning. Ang iba sa inyo ay subukan, takot, ang iba ay hindi alam ang mangyayari, kaya ayoko na! Kasi baka kasi nakita ko doon, may nakaaway si Bud eh. Anong nasabihin ko doon? Diba? Kasi sabi dito, actually ito, ito yung mga pag-hinuli na talaga eh. Hinuli ka na. Kaya lang ano dito. Sa Luke 12. So pag ikaw ay hinuli na, huwag mo nang isipin kung sasabihin mo. Bakit? The Holy Ghost shall teach you in the same hour what you should want to say. Hindi mo ka kailangan paghanda kasi handa ka na dapat. Pag so many ka, ito ka dahil ano. Katulad yung kahapon niya. Iniisip ko ba? Hindi ko naman alam yun yung magbutahan natin. Handa ko yung sabi ko pag may gulong ano. Hindi, handa na ako doon, matagal na. Hindi ko alam lahat. Pero, una, wala tayong ginagawang masama. Handa tayo. Hindi sabihin na, ang ginagawa din, nagsolve yun kami. So, anong kailangang paghanda mo pa doon? So, again, may kamayapan ka, secure ka, hindi kayo secure. Eh, siya nga yung insecure, di ba? Kaya nahuli natin siya eh. Yung mga pinagsasagot nila, alam mo na, baka nga kulto yun eh. Di ba? Hindi sila ligtas, may pastora, tapos ano na pag pinag-iabang. Ganito, ginagawa namin eh. Hindi ko naman tinatanong. Andun niya kayo parang solving, hindi ka man ako tuwa. Pag ako may solving dito, matutuwa ako, tatanong niya sa akin, church, okay, may kaibigan tayo. Hindi ka gusto ko. Ito yung insecure.
At minsan ganyan kayo pag hindi kayo wala kayo sa tama. Tumalabang kita natin kanina, top 1 ka sa top 2, galit ka pa. Hindi kailangan mo kayo pag-awa yan, wala. Magkagalit, may something wrong with you. Ganun yun. Ganito, huwag kayong matakot. Naglilingkod ka sa Diyos, hindi pa yun, hindi ka dapat maging insecure. Ay, basa po sa 25 and 26. Ready, go. And we saw you with thinking thoughts, and at the stature, one cubit. If ye then be not able to do what things which is this, why take ye thought for the rest? Okay, so ganito lang po. Parang ganun pa rin, no? Carefulness, security. So, sinasabi ng Panginoon, okay, may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, hindi mo kayang gawin. At kung hindi mo kayang gawin yung mga bagay na minsan parang basic nga, ba't mo pa isipin yung malalo yung mga iba? At tulad niya, anong gagawin mo? Pag sinabi sa inyo ganyan, hindi mo alam kung nasabi sa'yo. Wala na, hindi ka lang magsimula. Halit na, gawin mo na yung dapat mong gawin. Pag may dumating, sabi nga niya sa English, will cross the bridge when you get there. Hindi mo lang isipin lahat ng parado lahat. Kasi hindi ko yung nalagi nun. Kasi hindi mo alam mangyayari, at yung mga palagay mo, maaaring mangyayari, madalas nga, hindi nangyayari. So, gawin mo na lang, magandong ka na, tiwala ka sa Diyos. Okay, huwag mo na alalahanin yung mga hindi mo dahil alalahanin. Okay? Ito naman, last mga verses, hindi lang sa kapayapaan kasi na magiging sa'yo kanina. Pag insecure ka, wala kang kapayapaan. Kaya, tingnan natin yung mga verses na may kinalaman sa kapayapaan na may kinalaman din sa pagiging insecure. Sabi dito sa Psalms 29:11, the Lord will give strength unto His people, the Lord will bless the people with peace. Okay? Sundan nyo ba? So, isa pala sa blessing ng Diyos yung peace. Okay? Kaya, kung ano siya nagbibili ng kapayapaan, sa kanya mo hingin yun. Pag insecure ka, ano ba? Wala yung blessing na yun sa'yo. Balisa ka. So, hanapin mo yun, hingin mo sa Diyos yung blessing na yun. At isa sa mga kaya, again, parang duwala na to eh. Pag nakita mo naman sa ibang tao yung walang kapayapaan, wala mo susundin yun. Huwag mong hangaan yun. Walang kapayapaan, gagayahin yun. Okay lang, ako, di pa lang sa buhay ko, pero masaya naman ako. Yung mga ganyan, mga ganyan ang kanilang influence. Nakalabit ba? Facebook? Dami niya, kung hindi nyo manakita yan, nasabi ko na sa inyo, kung nakikita nyo, alam nyo na ngayon. Hindi ibig sabihin meron kang platform, may pambayad ka sa advertisement, tama ka na. Tayo lagi tayong inisip natin, tama ba tayo before tayo maging confident. Kasi minsan, confidence, pinipiki yan eh. So gusto ko sabihin dito, isa sa mga blessings ng Diyos, yung kapayapaan, and therefore, huwag mong madali. Kung talaga may insecurity ka, tanong mo rin, alali mo, ba't kailangan ko insecure? Baka may kailangan ka lang matutunan. Ay, mga bata, minsan ganun eh. Diba? Hindi, punta ka sa tamang place. Ito, kinabisado ko ito dati, Psalms 161-65. Very famous. Tingnan natin. Basta, ready, go. Which is of thee which love thy Lord, and nothing shall offend them. Hindi, offend. Parang kakalabanin ka, or, yan. Naging seeker ka kasi, nakalaman ka or nanghihina ka kasi doon sa atake ng kalaban, no? Pero kabalik na nun, kapayapaan. Ngayon, paano ka daw magkakaroon ng kapayapaan? Describe dito yung klase ng tao na may kapayapaan. Hindi lang kaya may kapayapaan, matinding. Dakila, ano ba yung great? Napakaraming kapayapaan. Paano kaya yun? May kapayapaan ka ba ngayon? Ano ba sarili mo? May kapayapaan ka ba ngayon? Kung wala, sabi dito, ipatala may sarili mo dito. Sino yung kapayapaan? Great peace have they which love thy Lord. Pag mahal mo pala yung salita ng Diyos, eh, inaaral mo yan. Nagtitiwala ka dyan. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, paano kung hindi ka magkakapayapaan? Una, ligtas ka. Kung di ka ligtas, maligtas ka muna. Tanong sa akin, paano? Then, pag ligtas ka na, kahit anong mangyari sa buhay mo ngayon, sama mo pa ako, pag namatay ka, dapat secure ka, may kapayapaan ka. Eh dito, basta baka girahin tayo ng China, wala akong pangalan sa China. Patay, hindi patay, langit, oh. Kapayapaan ka, soul winning, bakit? Baka may sabihin, sabihin nila kung ano gusto sabihin.
Kung di ko alam sasabihin ko, hindi niya alis na ako. Tapos, pero yun nga, inaaral lang natin yun eh. Sana lang kaya sumasama ka rin, inaway ba natin sila? Nagtatanong lang tayo, di ba kahapon? Anong kailangan sabihin nyo? Sinabi nila yung kabulungan nila. Ganun na kasimple yun eh. Pag yung ginagawa mo yung tama, dapat yung mga taong nasa tama din, kakampihan ka yan. E pag inaaway ka, sila yung hindi sa tama. So pinakita nyo kung gano'n sa kayabang at kung gano'n sila kamali. At tayo, tatawa-tawa lang tayo. Pinag-usapan natin sila. Amen? So gano'n? At ako pa yung sabihin ngayon, hindi, ulit-ulitin ko pa. Nasaya eh. Kung meron bang humarang dyan, sila yung insignyo. Alagang binlaan ko tayo ng kayabangan eh. Ganito kami, ganito kanya. Di ba na nagtanong kayo? Sa... Ayun ba? Di ba na nagtanong eh. Pero iba niyo, magtatanong, pabalik na lang. Parang yung sabi niyo yung Catholic na, no? O, sabi lang ba kayo dyan? Kala ko naman sincero. Yun pala, yung Catholic, marami sila. Yun pala yung pinagagalingan ng kanya, confidence, which is mali naman. Hindi nga ligtas eh. Pero magtatawa tayo, ilan ba kayo? As in, pinakalooban ng Diyos na marami kayo hindi kayo ligtas. So, yan ang sabi ko, may kapayapaan ka pag mahal mo yung salita ng Diyos, yung salita ng Diyos, magbibigay ka ng wisdom, alam mo, nangyayari, hindi ka tulad nila. Hindi ka nga may confident dapat sa pera, sa ilang member ka, kung alam mo, bulok pala yun eh, hindi ka nga ligtas eh. Ikaw, alam mo yung salita ng Diyos ngayon, secured ka. At hindi nga, diba? Sarap, diba yung salita kasi may kapayapaan ka. Second to the last, second, third to the last. Mga ganda to eh. Isaiah, dalawa. 26. Nasa payapaan po tayo, no? Sabi po dito, 3. Thou will, kayo po, ready, go. Thou will give him perfect peace, whose mind is fixed on thee, because he trusted in you. Yun, okay. So, kanina, great peace, ngayon, perfect peace. Saan ka pa? Pero sino tayo nagbibigay yun? Ang Diyos. Okay, babalikan ito mamaya. Pero sabi dito, ang Diyos ang magpapanatili sa'yo sa kapayapaan. Eh, di pastor, inaasal ako yun. Saka nakikita ko yung mayaman, saka yung mga kulto. Hindi ako magkakaroon ng kapayapaan. Alala ko yung bigla dyan yung manalo. Yaman nila yung Balenciaga. Si Soriano, yaman nila. Meron silang charity. Catholic. Tapos, ang kapayapaan. Sa Diyos ka magtiwala, siya yung magbibigay siya kapayapaan. Pag nakita mo, kulto pala sila, hindi mo nga isipin yun eh. Who's penalty, sabi nyo, dapat yung utang mo kasi nakastay sa Panginoon. Kasi nakatingin ka sa yabangan yun eh. Pag na-insecure ka sa kanila, may isa pang mayabang eh. Nakatingin ka sa pera, nakatingin ka sa building, nakatingin ka sa ano-ano yung program. May insecure ka talaga kasi hindi pa yung dalawang Diyos na doon ka, wala ka pa doon, tapos yun ang iniisip mo. So, mag-stay lang yung utak mo sa Diyos. Anong pinapagawa ng Diyos sa'yo ngayon? Ginagawa mo yung kalooban niya? Paano ka niya pinagpala? In terms of kung ano meron ka ngayon? Tsaka sa natutunan mo, okay? Nasabi niya, isang bagay pa, because I trust in thee. Because he trusted thee. So, kagano ka lang pa yung pang nagtitiwala ka sa Diyos. Pag hindi ka nagtitiwala, talaga wala security. Pinuwi mo siya, sinabi niya lang ha, ganito, tapos ikaw, hindi mo pa yung isip mo. So magtatalo-talo yun, sino titiwalaan mo yun, yung iniisip mo, yung nakita mo. Na COVID, gusto tindi na naman yung isa daw, and then, ano na kayo, BA ng ano man yan, i-inventor itong mga to eh. Yung mga hirap, di naman takot sa virus, sila tinatakot tayo. Pero yung mga ano, hindi nagtitiwala sa Diyos, tiwala kay Pauchi. Oh. Ako daw sila wala sila ng kapayapaan. Okay? Kahit may ibang bakit sa wala kayo, bagay. So, hindi na kasi na active dati ng pinigago kayo. Ang bagay nang isa, ito yung Bibles eh. Wala ang kapayapaan. Second to the last, Proverbs 3. Ano, dito naman tayo sa 48:18 ng Isaiah pa rin. Sabi po dito. Oh, that thou hast hearkened to my commandments, then have thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea. So, kahapon nasa tayo, di ba? Sa batis. Maliit lang yun. Nakakita ng river pag mara, na, hindi mo nasa lubungin yan. Ilalo na pag dagat.
Alam niyo kung para sa dagat dito, kapayapaan kanina, great peace, perfect peace, ngayon, peace, nakaparang river at dagat. So, ang dami nun. Kaya minsan, magtataka kayo nga, ang ibang mahirap, walang savings, walang ano man yan, hindi ko nga alam yung savings, kasi alam ko lang savings, pinipili ko sa ATM, hindi na yun, savings, pero, ikot-ikot na. Gagawa lang, nakakaumus. Yun yung mga masayang tao, yung mga insecure, yung mga mayamang paminsan. Kasi daw, hindi nakinig sa salita ng Diyos. Kung sino ba yung magkakaroon ng kapayapaan, makinig ka muna sa talis kanina, sabi magtiwala, makinig, ganun din. Mas ko lang ang pera, kaya kailangan ang tabang ng linggo. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Last, Proverbs 3. Ito, maganda ito. Umisaduhin nyo ito, napaka-easy yun. Umisado nyo ata ito eh. Ready, go! Great ways are ways of blessedness, and all of your paths are peace. Okay, ano yung word dito? Sino to? Wisdom po ito. Ayan, kinukumpara din po sa Panginoon yan. Kasi kung lalala nyo si Jesus, ikumpara, tinawag siyang word. Okay, logos. So ito po ay yung sabi wisdom dito, parang ganun din po yung cause or purpose. Siya po yung wisdom. Kaya pag meron ka ng kapayapaan, sorry, ng looban ng Diyos, yung kaparaanan ng Diyos, ginagawa mo yung kaparaanan ng Diyos, nasabi nito, maganda yan, pleasantness. And all her paths are peace. Basta soul meaning, yung mga kalabang ka dyan, peace ba yun? May kapayapaan ka pa rin. Kasi kami tama eh. Sila yung nawala yung kapayapaan na pili ko doon na sila yung kapayapaan na nakita tayo. Na insecure. Hala nila, ganun-ganun lang sila, tuloy-tuloy na. Yung may kalaban sila. Okay naman sana kung ginagawa lang tama, ay paano kung hindi. So yan, so yung mga verses natin, ayan ang nakakali natin yung baga. Hindi natin matapos. Tapos yan rin ito. Matapos yan yung regulation mamaya. Okay. Why and how we should avoid insecurity. So parang ano yan, parang para tayo magkakaroon ng security. Careful for nothing. Okay? Tsaka wala naman pwede tayong security. Hindi natin kailangan yan. So number one, bakit dapat tayo magkakaroon ng unity? Pati tayo sa ating verse. Philippians 4. Number one po is kasi pag walang kapayapaan, nabanggit ko kanina, di ba yung mga nag-aaway? Okay, may inaaway tayo, di ba tayo nag-aaway? Talo kayo sila. Ganun din kayo. Kasi yung may kapayapaan kayo, huwag kayo mag-aaway. Ito lang yan sa Philippians. Hihirapan kayong basahin ito, di ba? Kasi pangalan ito eh. So, pangalan, di ba tayo speak dyan. Pero ang basa ko dyan is Eudias. Eudias and Syntyche. Okay? So, I beseech Eudias and Syntyche, and I beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. So, anong nakikita niyo dito? Nag-aaway. So, si Paul, napakalayo niya. Siguro, nabalita niya pa may nag-aaway. Hindi maganda yun. May ginagawa tayo maayos, hindi tayo makaayos dito. May nag-aaway-aaway, kahit mga bata yan, nag-aaway. Minsan, nagugulo nga tayo, di ba? So, lalo pag mga adult, yun ang mahirap. Kasi ang hindi, pag inapakusap ko, di ba, kung gano'n kayo sa isang utak, yung nag-aaway. So number one, it leads to disunity. Kung may insecurity dyan, ang kasunod dyan, away na. Kung may away na, magulo. Men? Happy? So magulo? Yung gulo yung kapatid ko eh. Bata eh. Tayo eh, ikaw yung umintindi. Pag gano'n ha. So gano'n din tayo, kahit tayo, kahit talaga hapon. Tayo, inintindi na natin sila. Ang gano'n palang kalagay nila. Hindi, sige lang. Eh, kami naman ay mag-baptize lang dyan sa ilog. Diba? Hindi tayo na pag-away, pero medyo inano din natin. Para lang sakaling, sabi nga diba, baka may masalba tayo doon. At least makita nila, mali sila. Diba? Pastor ka. At least magulantang sila. Kasi yung kinausap natin, di ligtas eh. Okay? So, hindi tayo na mag-away, di ba? At kami ganyan-ganyan na tayong lugar. Meron din ko tinatanggap yung sinabi niya na sa amin to. Dahil hindi sa kanila yun.
Hindi mo pag-aari ang tao. So kung nadaan ulit tayo doon, gusto ulitin ulit tayo doon, at tayo pakailang. Amen? Pero sa atin ngayon, tayo, huwag kang maging insecure kasi magkakaroon tayo disunity at makakabuto yan. Okay? So sabi ko ngayon, kabalik ka na niya, hindi na sabi yun. And it be also to your fellow, help those women which labored with me in the gospel which with Clement also and with my other fellow laborers whose names are in the book of life. So, kasi yun nga, sabi ni Paul, nakita ko kasi Paul dito, may nag-aaway, may nagbalik niya, tapos putado yun sa agenda niya. Kasi, ang yung mga taong mature, lagi may agenda yan, lagi may maayos na ginagawa. So, medyo inadpress yun yung aaway, tuloy na siya sa dapat niya gawin, di ba? Kaya nung pagkatapos niya sabi mo, kasundo na kayo, sabi naman niya kayo, uy, tulungan niyo yung mga tumutulong sa akin, kasi nasa utak niya, ministry. Diba? Nakita niyo, magkabalik tayo, insecure, walang magagawa yan. Yung mga okay, yan ang may magagawa yan, tulungan nyo, yung sabi niya. So, ganun tayo, pag nakita niyo si, mare, may nag-ano dyan, kami, kakain na naman tayo. Yung mga kwento muna, kasi pa yun sa lahat na eh. Wala si nanay, okay. Ay, pa man ang tumutulong, tulungan mo na. May ginagawang mabuti, tulungan mo na. So ngayon, yung leader dito, inaano din sila, tinutuwan sila, pero yun ang maganda pag walang insecure. Eh, pag tinulungan ko siya, di lalo siyang, ano, mabibida, di ba? Ganun yung minsan eh. Ngayon, may ginagawa si, no, si, ano na, naguhugas. Eh, ganun din ka na, naguhugas. Kaya ako tulungan, mahala siya din. Tinulungan ko siya, sabi niya, bilis ah, bilis mo dyan na. Eh, tinulungan ko kasi. Pag hindi ka insecure, kahit hindi ka ma-recognize, at least nakatulong ka, okay yun. Amen. Hindi din, di ba? So, solution lang, invite each other to simple security and unity. We don't pray direct. So, walang insecurity pag nagtutulungan tayo. Kasi, kung nahihirapan siya, nahihirapan ka, eh, parang tayo nahihirapan, at least united tayo. Tayo mag-aaway kasi parang tayo ng utak. Okay? Kaya iwasan yung security na yan, dami sinisira niya hanggang sa pinaka-tuktok. Ganun yan. Kaya nga nabagin ka yung Russia kanina, tsaka yung claim. Insecurity yung mga yan. And number two, bakit hindi dapat tayo ma-insecure? Kasi sabi dyan, rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Hindi po katako yan, pero hindi lang yung sabi dyan dahil parang pinipili tayo para mga bata na, oh, hindi ko sa'yo tayo. Ito yung nagsasabi niyan eh. So, isa mga sinasabi niya actually dyan, kalaliman, okay? May mga problema sila, pero magalak pa rin tayo. Okay? Hanapin niyo yung dahilan para magalak. So, yun, so meaning, medyo na-black pa tayo ito. At least, masaya tayo kasi ay yung ginagawa ni Tama at medyo na ano tayo, okay lang naman kasi nagmamadali rin tayo, di ba? So, mag-basketball tayo, naman mag-baptize. Hindi okay din. Hindi na wala yung kasiyahan natin. So, then yun. Pag ikaw yung... Inalis ako ito. Ganti ang kaya. Wala. Tandaan nyo po yan. Number two, bakit dapat iwasan yung security kasi hindi ka magkakaroon ng kanina kapayapaan. Ganyan natin, no? Pero isa dyan yung joy. Mahirap pa maging masaya pag insecure ka. Ikaw yan, pag hindi ka masaya, bakit? Hindi ako masaya bakit, tanong ko sa sarili mo. Kasi wala akong ganito, mas magaling si ganyan. Hindi mo kailangang isipin. Wala akong ganyan. Pag nakikita mo malungkot ka lagi, alamin mo lang yung dahilan yan, iwanan mo. I-address mo. Malungkot ako kasi wala akong katulad niya. Alamin kung bakit siya nagkaroon nun. Tapos, gawin mo. Subukan mo. Kung hindi pa rin, hindi pa rin kailangang magpupo. Amen? No peace, no unity, no joy. Ano yung sabihin nun? Kaya, magkaisa tayo. Amen? Amen. Next! Ito medyo nito sa ating verse. Sabi dyan, let your moderation be known to all men, the Lord is at hand. So, alam niyo ba yung moderation? Sinabi moderation. Hindi pa, okay lang yan, no? Kung sinabi moderation, hinahihinay. Pero may ibang ibig sabihin yan. So, yung moderation naman is, may nagpapalit na sa missionary. No moderate, may not. Ano nasa gitna? Moderate.
It actually talaga yung mga contemporary, di ba? Sabi niya sa 8, avoiding extremes of behavior expression, observing reasonable limits. Tama na, kasi ganito po yan, katulad niya kanina, pwede mo sabihin, yeah, inamoy niyo yung baso nila kasi inaano ako eh, pagunto sila eh. Ito may tama yung may lugar yun. Amen? Parang pasensya na rin. Parang pasensya, exactly. Ngayon, hindi ka sumusobra. Pag galit ka, sobrang galit naman. Pag lungkot, sobrang lungkot naman. Wala ka, hindi ka magagamit ng Diyos, mahihirapan. Kaya sabi nito, let your moderation be known unto all men. Ibig sabihin, hindi lang alam mo na moderate ka, balance ka, hindi lang yun. Sobrang moderate ka, matured ka, alam ng ibang tao yun. Bakit? Kasi nakikita sa'yo eh. Minuha ka, hindi ka malang sumagot. Bakit kaya? Yung katulad nyo sa atin, okay lang. Yeah? Binagbago mo lang tayo ng bakuna, okay lang. Hindi sa okay na okay, yung sabihin ko, may gina. Hindi tayo naisip yun. Na parang nababali siya, napaka-SRF, sige na lang, bakuna. Alam natin kung saan tayo nakatayo. Importante po yan, pag hindi ka balance, hindi ka moderate. Kaya yung next video sabi the Lord, isang hanap yung sabi the Lord, andyan lang ang Panginoon, pwede mong tawagin, o tulungan ka niya. Diba, hindi ka, tumawag niya mong pag-aaral. Baka mga virus ako. Andyan lang ang Diyos, alam mo tama ka eh. Ayun, alam yung tama ka talaga. Alam mo tama ka, hindi mo kailangan maging insecure. Amen? Sana nakuha niyo yun. Actually, isang mga magandang points yun. So, pwede mong i-apply yun sa kanina natin, wala kang kapayapaan pag hindi ka moderate. Okay? Gusto mo lagi away. Kaya isa ko sa maganda sa Switzerland, na ano ko lang. Alam niyo, ba't mayaman ito yung Switzerland? Kasi hindi sila nakikigera. Eh, ba't kasi lang ganun? Kung may nag-gera ang iba, di mag-gera sila. Eh, yung iba, nakikigera yun, parang Jehoshaphat. Alam niyo, kwento kayo yung Jehoshaphat. Wala siyang problema. May kalaban yung kaibigan niya na hindi niya nga dapat kaibigan niya. Sinamahan niya, patay tuloy siya. Isa, ganyan kayo, di ba? Bari lang, magkaaway kayo. Kasi ito, sinabi mo sa kaibigan, ito, kaaway mo lang, inaaway mo ko, hindi mo pala kailangan kawain. Ba yan? Kasi insecure ka pala. Gusto mo, dahil kayo may kaibigan, pag wala kang kaibigan, oh, gusto ko sila mabata, amen? Kaya eh, sabi lang, the enemy of my friend is my enemy. Hindi lagi. Alamin mo, moderate ka lang. Amen. Alamin mo muna, hindi mo kailangan umaksyon agad-agad. Ngayon, nakakasal ako sa iba, parang sasabay sa violence na yan, nakakasal. Kailangan natin umaksyon, hindi mo umaksyon eh. Yan ang problema doon, sobra naman. Okay, moderation is key to maturity. Okay, ulitin ko lang ha. Number one, it leads to disunity, yung insecurity. Number two, for us to have joy. Bakit kailangan natin iwasan yung security para may nakasayapan, kasiyahan? Pangatlo, moderation is key to maturity. Hindi ka pwede other extremes, puro extreme. Walang kapayapaan dyan. Mag-mature kapag ikaw ay moderate na. Okay, kaya sabi ko, let your moderation be on the moment. Last, the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus Christ, Christ Jesus. Okay, number four, ang kapayapaan talaga, ha? Napunutan ka rin eh. Kung gusto nyo maging hindi insecure, careful for nothing kayo, may gera doon, ako nilang, may ko yung dapat yung gawin. Ay, may ginagaling sa akin! Alam natin gagawin natin, hindi tayo mag-overreact. Okay? Paano ka magkakaroon ng gano'n? Alam niyo kayo din, sabi natin din, sa Panginoon ang gagaling lahat yan. Okay? The Lord gives ultimate peace and security. Bakit? Sabi nito, kapayapaan niya, lagpas-lagpas siya sa mga bagay na naiintindihan. Intindihan niyo ba yun? Passive out understanding. Ibig sabihin, hindi, pastor, kaya naman ako insecure kasi may parang naisip ako na hindi ko maintindihan pero parang parang mapahaba ako eh. Alam mo ba, hindi ko maintindihan yun. Hindi ko gusto mo maintindihan. Hindi, hindi mo yung kaya mo maintindihan.
Pero yung kapayapaan ng Diyos, lagpas-lagpas yan eh. Sa mga hindi na intindihan mo, o di yun ang hanapin mo ngayon. So nauna yan, again, sa kaligtasan, uligtas ka, secured ka. Magpakailam sa ibang mundo dyan. Amen? Hindi ka may secure. So una, ligtas ka, salvation of God. Pangalawa, correct understanding, therefore, practice. Pag tama yung pangunawa mo, at siyempre tama rin yung doktrina mo, tama rin yung gagawin mo. At pag tama rin yung pangunawa mo, yung ginagawa mo, paano ka ma-insecure doon? Hindi sabi nila, dito tayo pa, paalamin mo nga. Pag alam mo, pwede mo mamalaman yun. Sino yung tanong sa akin last time yun? Paano mo masisigurado? Si Rain. Ano sabi yan? Ano yan? Paano ba? Ano sabi? Paano masigurado? Ayan, okay. Paano siya lang? Paano ba lang? Kung ligtas ka ba? Paano ba lang? Isa yun, okay? Pag alam mo yan, tama ang pangunawa mo, ganun, ganun din sa church. Ngayon, yung mga hindi nyo kailangan alamin na may ibang umalam na sa inyo, di ba? Kaya kayo minsan, kayo ay nangyara lang, atin mo. Ibang bagay, hindi nyo kailangan mo nakapagay, isipin, kasi may iba lang at nakasiwa para sa inyo. So, pero later kasi kaya di-open ako sa inyo. May kami yung inyo. Okay? Kaya ngayon pa lang, iniisip nyo na, kaso, sabihin, nagtatagda ako, magkakasama tayo. Ayaw mo? Isa nyo talaga sa isipin mo, at least, may maganda kang dahilan para umalis ng church. Di ba? So, pag tama na ginagawa mo, hindi ka may insecure, gawin mo lang. Okay? And then, sabi dito, ating memory verse. Ano mangyayari pag sinunod ko na yung Panginoon? Alam mo na, tama. Sabi na nga nanggugulong, marami nanggugulong, pero alam mo, nasa tama ka na. Isa sa mangyayari sa atin para magkaroon ng peace and security, alam mo yun, is kapsyado nyo na ito, di ba? Ayon pwede whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, pure, lovely, good report. Ano yung mga bagay na yun? Ano tawag sa mga bagay na yun? Katotohanan, honesty, just, pure, lovely, good report. Ano yung mga yun? Mabuting bagay ang virtue. Kaya sabi sa sub-point natin, virtue will abound. Alam nyo ba yun? Pag yung Panginoon, sa Panginoon ka na, may kapayapaan ka na, problema. Hindi mo maintindihan at least ganyan ka lang. Kung wala naintindihan mo. So, dyan ang umpisa yan eh. Pag nagulo ka lang, hindi mo maintindihan. Okay? Tapos na tayo. So, virtue will abound. Pag ginagawa mo na kalooban ng Diyos, may peace and security ka sa Panginoon, hindi yan matatapos dyan. Itong mga magandang bagay na ito, sabi ka dito, kung hindi mo naisip ito, isipin mo. Nabuboring ka sa church. Gusto mo, ano, tumatalo-talo tayo yung nag-tumping. Kaya tayo mo, ano, tapakinabakan ko. Kaya tayo hindi naman, nakikinig lahat yan. Kasi narinig na, hindi yan nila, tutunan nila, alam na yung bagay na importante. Ito ka mag-focus. So, hindi ka maintindihan, hindi ba ano ba madali sa'yo eh. Kung naintindihan mo sa ngayon, mag-focus. At pag nag-focus ka, isa-isa yan, siyempre gusto mo yung totoo, di ba? Kung na, eh, iba yung multo, at dyan pala, wala na eh. Paano ka may isip yung doon? Kaya marami doon, kung ano yung kalokohan ng leader nila, ganun din sila eh. Magkadok sila sa honest, okay? So, tayo dito, hindi tayo magbabalaki sa iba. Magbabalaki tayo dahil ganito tayo, hindi naman. Hindi tayo ganun. Kung ano lang yung totoo, kung ano yung honest, yung dyan, yung tama lang. Yung pure, lovely. Okay, hindi tayo nag-focus sa tawag ni Pastor Vincent sa mga programa, yung mga CCF. Ano tawag niyo dyan? Spiritual fornication. Hindi, ano yun? Kaya yung mga ibang member daw kasi pumupunta doon, parang, ano, para, alam mo na, may spiritual kasi parang exciting dun
Sabi ng fornication, di ba? Nakakaban natin, gusto mo ba yun? Hindi pa kayo kasal. Mag-enjoy na kayo, papasarap kayo. Hindi, di ba? So, ano lang yung tama lang, love me, gusto mo sabihin dito. Minsan yung asawa mo, natin maganda ngayon, parang hindi na gano'ng maganda kasi nakikita mo yung iba, di ba? Kontento ka dyan. Tsaka lovely, ang katulad dito, pag nasa church ako, tayo, di ba? Yung gusto ko. Eh, mga bata, kahit makulit dyan, gusto ko nakikita yan, kaysa nung wala dito. Kasi, cute, di ba? Cute ba kayo? Oo, oh, sa amin, cute kayo. Nakikita namin, lalo na pag nasa church kayo, na, alam namin, may pag-asa kayo, lagay sa tama, luto, okay? Hindi yung know, i-design mo, hindi yung excitement sa church, boom! Yung asabog-sabog dyan. Yung mga Christian, nakuhala kayo. Hindi lang hinahanap kasi nila, kasi ganun din sila. Hindi tayo ganun, focus lang! Tapos, yung true, honest, just, pure, lovely, good report. Ibig sabihin ito, yung parang nireport kanina ni Paul. Ito, kailangan si Clement, ganito ginawa niya. Oh, sa puso mo, yun ang gusto mo rin. Gusto mo, gayahin yun. Diba? Kaya kung mayroong mga virtue, hindi nyo pag-usapan nito. So, ganun pang mangyayari sa atin pag may business security tayo, tayo insecure, bandang muli, magtsaga ka lang, nagsipag ka lang, nagtapat ka lang, bandang muli, mag-aabaw yung virtue sa'yo. Kala mo dati, eh, may nagtsaga ko lang, nagtapat ka lang sa Diyos. Yung meron ka ngayon, yung ma-accumulate mo, yung magkakaroon ka ngayon sa pagtatapat ko sa Diyos, makikita kayo nung nakaigitan mo dati, ako, oh, masasin, nasa atidad na ako. Minsan, may nakikita ako ngayon, may abong na. May pera, ganyan, ganyan. Pero pagtitignan ko, nililigtas. Ang hirap maligtas. Hindi na yung naunawa, yung mabagay dati yung naunawa. Sa edad namin. Ngayon, sigil ba ako sa gano'n? O, papasalamat na lang ako. Kahit, ano lang pa, dito na tayo, average. Sa talino, at saka sa yaman. Ngayon, sigil ba ako doon? Hindi, papasalamat ako. Hindi ako nang katulad nila. Kaya yun sabi sa mga bata, huwag kayo yung makakapakin sa sarili nyo. Sabi ko na yung kanina. Men, katabihin sa inyo dito, parang gano'n. Huwag kayong ano, hindi na akong pipis na maayon kasi mahirap lang naman kami. Baliktad. Niligtas ka, paalagaan mo yung ginawa sa inyo ng Diyos. Tingin mo sa sarili mo, dapat ano, anak ka ng hari. Talaga naman, amen? Anak ka ng Diyos eh. Hindi tayo bastusin na katulad ng iba dyan. Amen? Amen. Tapos na tayo. So, conclusion, ano? So, again, ha, iwasan natin yung security. Hindi, basta talaga, sabi ko na pala kanina yun. Think to me ka sa Panginoon. Amen? Let us be secure and at peace with what we are doing for the Lord. So, winning lang. Sir, no. Pwede po tayo may secure kung dahil po yung kapatid po natin na may ibang hindi insecure yun. Naawa tayo sa akin. Secured ka pa rin eh. Sabi kasi sa Bible, kung nasa tama na siya, umalis pa siya, baka hindi kapatid yun. At kung hindi siya tunay na kapatid, huwag ka may insecure doon. Huwag ka may insecure doon, maawa ka doon. So kaya ang ginagawa ng yun, in preparation for that, kasi nangyayari talaga yun. So habang nandito na yung mga yan, kuha natin ang tama, alalayan natin. Kung hindi paligtas, maligtas. Ngayon, pag talagang tumawid sila eh, sabihin, ewan ko, nagpa-tawag yun ni Pastor Chuck sa Bible, nagtawag yun, nagpapatihulog. Hindi yung patihulog. Parang papakamatay na. Ah, sige! Sige ah! Hala nyo, Pastor ha. Papakamatay ako dito, para nalungkot. Eh, nalungkot naman talaga tayo, may bunda ko eh. Yung talo. Di ba? So, hindi ka pala kayo secure doon, doon, diba? Hindi kayo secure, naawa ka sa kanila. Secure ka sa Panginoon eh. Ginagawa mo na yung tama eh. Hindi yung secure yung tao doon. Eh, nabawasan tayo, nangyayari talaga yun. Kasi si Paul nga, may time nga na hindi siya pinapansin. So, pero ngayon, dami na buhay sa Diyos. Hindi yung secure yung tao doon. Okay, tandaan yan ha. Yung mga terms, hindi natin yan gagamitin na pagbaligyan. Again, title natin, careful for nothing. So, inisip ko kanina, hinahanda ako to, huwag kong gamitin yung term na careful. Pero sa Bible, careful yung word eh. Mas original tayo. Careful, isipin yung careful for nothing. Ay, ano mangyari? Secured ako sa Panginoon. Magtitiwala ako sa Kanya. Maglilingkod ako. Tuloy-tuloy lang. Amen? Amen.
Ganun din ngayon sana. So let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na kayo po ay maging careful for nothing. Sabihin po, mag-aalala kami sa wala. Dahil wala, hindi kayo mag-aalala kahit saan. Dahil kayo pinagtitiwala ang mga kasiguro, Panginoon, sa inyo. Ano na nang mangyari, andiyan po kayo, may kapayapaan kami sa pinagtitiwala. At gagawin po ang inyong dapat gawin ngayon. Mga bagay, Panginoon, talagang halo kami sa isang bagay. Alamin namin, Panginoon, bakit at kung magagawa ko ng Panginoon ay gawin namin. Again, di kami magmamadali. Kaya ba kasi iba? Itiwala lang kami na sa kamang methodology, sa church, sa buhay personal, may magpapalain ng Lord natin sa due time. So, bigyan niya kami maayos na pamilya, Panginoon, pagkakitaan, lahat ng bagay mga area ng buhay namin. Sa kamang itiwala sa iyo, natin gawin sa Lord. Kahit kayo, kung dumating man yun, Panginoon, ay okay, paala rin sa mga tayo na malisa ang hindi ko magtiwala sa inyo. So, okay, so, hindi sa mga kaya ko yun. Kaya po hindi na isip ko. So, ito na natin. Amen.